Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, trending ngayon sa social media ang ala espesyal na balita o pasabog ni Pangulong Digong Duterte sa kanyang blind item na may isang presidential candidate ang gumagamit di umano ng cocaine. Kapansin-pansin na maraming netizens ang naaliwa sa pa-blind item ng Pangulong Duterte, kaya nag-trending sa social media ang hashtag na Tatay Digs dahil sa pagiging marites ni Duterte. Ang marites ay bagong tawag ngayon sa chismis at kahulugan. Ang kahulugan pala nito ay mare. Ano ang latest? Isang Kitty Rodriguez ang nag-tweet at sinabing si Tatay Digs na raw ngayon ang ultimate marites. Sa kanyang pagsasalita sa National at Regional Task Force to End the Local Communist Armed Conflict sa lalawigan ng Mindoro, sinabi ng Pangulong Digong Duterte na ang presidential aspirant na anak ng mayaman ay gumagamit ng cocaine. At kinesyon din ni Pangulong Duterte ang kakayahan ng hindi pinangalan ng presidential candidate na wala naman daw nagawa sa bayan at tinawag pa niyang weak leader. Narito ang Pangulong Digong Duterte. I am not, hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Ako Pilipino, bigla na lang. Hindi ako naiinggit. Politika naman, may manalo, may matalo. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang character niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay, if that is what the Filipino wants, go ahead. Ayaw ng patulan ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos ang patutsada ni Pangulong Duterte na isang presidential umano ang gumagamit ng illegal na droga o cocaine. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na nanatili ang mataas na respeto at pagkilala ni Marcos kay Pangulong Duterte. Nakatutok lang daw sila ngayon sa palapit na 2022 elections at paghahanda sa mga disqualification case laban kay Marcos. Don't feel alluded to, Lakay Deo. Okay. Mm-hmm. Just concentrating on what we're... Aha, ayan. So, ayun yung patulan, yung patutsada, ang parinig ng Pangulong Duterte. Now, we only have the highest respect, paggalang at pagkilala ng Duterte. Una rito, ipinahayag ni Pangulong Duterte na nagko-cocaine umano ang isang presidential candidate. Hindi man niya direktang pinangalanan, binanggit niyang sumasakay ang mayamang kandidato sa impluwensya ng ama nito. Kaugnay naman ng apat na disqualification case laban kay Marcos, naniniwala ang kanyang kampo na galing lang sa iisang grupo ang pasimuno nito. Hindi ko merek na binipagdursan ng kanilang mga political propaganda upang atakihin si Bongbong Marcos, upang siraan si Bongbong Marcos. But legally, on the substantive aspect, kung legal lang ang pag-uusapan, walang kasusta-sustansya yung mga petisyon na ipinagpa-file nila laban kay Bongbong Marcos. So wala akong basihan yung mga kasong pinag-file nila. It's all political propaganda. Nabasa ko yung message ni President Duterte. So parang nawindang ako ba, kasi I'm an avid fan of President Duterte. DDS talaga ako. I am a loyal DDS. Ibig sabihin ng DDS, die hard Duterte supporter. Way back 2016. Kasi ayaw natin ng pamumuno ng mga dilawan, no, ng Liberal Party. At sis, kalapatan man natin yun. Nagulat ako. Kasi tayo kasi, marunong tayo mag-read between the line. Sipin nyo ha. Sabi ni President Duterte, ito yung chismis ni President Duterte. Pero ako lang bias ha, kasi makabongbong Marcos talaga ako. Makabongbong Marcos talaga ako. Pero after ni natin mabasa ito, depende na sa inyo kung ano yung inyo. Basta ako, bongbong Marcos ako. Sabi ni President Duterte, may kandidato tayo na nagko-cocaine. Hala, alam niyo yung cocaine? Yung cocaine ay isang uri ng drugs. Isang uri siya ng drugs. Cristina Putin, Len Bustamante, isang uri siya ng drugs. Mga anak ng mayaman. Mga anak ha, may kandidato daw tayo ngayon na nagko-cocaine, nagdodroga. Ano, mga anak ng mayaman, anong nagawa ng taong yan? Nagtanong si President Duterte. Ano ang nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Parang nagtatanong siya eh. Bakit parang ang Pilipino, lukong-luko? Wow.
So I am not worried. Bahala kayo sa gusto ninyo na tao. Ang akin lang pagdating ng panahon, basta sinasabi ko sa inyo, he is a very weak leader. Except for the name, ang tatay. Pero siya, ano ang ginawa niya? If that's what the Filipino wants, go ahead. President Rodrigo Roa Duterte, November 18, 2021. O, isa ito siya, ang pinanggalingan dito ng source is Panay News. Yan, na-quote ba? Na-quote yung ano ni President Duterte. Ang tanong ko lang, bilang ordinaryong tao, sabi ko dito, so kayo na ang humusga. Kayo na ang humusga doon sa statement ni President Duterte. O, kayo na ang humusga kasi may chismis si President Rodrigo Roa Duterte. Sino ba dito ang may tatay noong una politiko na tumatakbo? Eh di ba? Si Bongbong Marcos lang naman. So, masaya ito. No, yung election 2016 mas at 2022, masaya kasi alam niyo kung bakit? Baka labanan ito ng mga loyal DDS, yung mga diehard Duterte supporters at solid DBM or Bongbong Marcos. At sa bandang huli, baka opposition pa na kandidato ang manalo. Nagets niyo yung point? So, ang tanong ko lang kay President Duterte, although na binoto ko siya, supporter niya ako, nag-support ako sa program niya kasi nga firm president. Ang tanong ko lang, malakas man kaya programa ni President Duterte tungkol sa drugs, bakit hindi pa niya pinahuli? Bakit hinintay pa niya na magkandidato? Oh. Tapos, bakit hindi niya pa po sinabi, bakit sinasabi niya pa po na may kandidato na tumatakbo? Di ba dapat pinapahuli ang mga ganyan? Ipagpalagay natin. Read between the lines. Ipagpalagay natin na nagkukokain si Bongbong Marcos. Bakit noong tumakbo 2016 si President Duterte, malapit sila sa isa't isa? Oh, magkaibigan. O, di ba nga parang inamin niya pa na isa din sa mga nag-finance ng kanyang kandidatura at isa din sa nagbigay ng bulto-bultong boto ay yung mga Marcos loyalist kay President Duterte. Kasi kung tutuusin, ano lang naman ang tao kay President Duterte na naniniwala, taga Davao. So, nag-ikot-ikot siya. So, basta, parang ganun lang. Kasi klarong-klaro eh, uulitin ko, sabi ni President Duterte, may kandidato daw tayo na nagkukokain. Mga anak ng mayaman. Anong nagawa ng taong yan? Kine-question niya. So, what contribution na si May? Diba dapat, mas lalong maniwala tayo. Diba? Mas lalong maniwala tayo kung ipahuli. Ipagpalagay natin, merong naninira. I-evident na hindi niya supportado si Bongbong Marcos. Meron siyang manok. Alam niyo, sa totoo lang, bilang sulid, Marcos, parang pakiramdam ko, ang magbibigay ng boto kay Inday Sara Duterte, ang mga Marcos loyalists. Hindi pa sigurado kung ang mga Inday Sara supporters buboto kay Bongbong Marcos. Kasi ang sinusuportahan ng tatay ni Inday Sara, si Senator Bongo. Tama. Eh, klarong-klaro, kay parang nakakalungkot lang kasi magkaibigan. Oh. Magkaibigan, tapos magpalabas ng statement na ganun. Doon tayo sa statement na ganun. Kung halimbawa may naninira para mag-away ang Bongbong Marcos at saka Inday Sara at saka Duterte supporters, eh hindi man nabibigay ng hindi magandang komento si Bongbong Marcos. Kahit na ano nga ipukol sa kanya, wala. Noon, ako bilang simple na tao, ordinaryong tao, parang hindi ako magbabay sa strategy ni President Duterte na ganun. Sana kung may mga naninira, dapat bigyan ng pansin ito, no, sa mga PR ni President Duterte. So, kung halimbawa, hindi niya suportahan si Bongbong Marcos, at hindi totoo na galing sa kanya, for example, yung statement, kasi nga, pag social media, di ba dapat meron silang mga statement na huwag patulan, huwag pansinin kasi maganda yung relations nila ni Marcos. Kahit na, for example, si Bongo. Kung ako si President Duterte, sasabihin ko sa tao, si Bongo ang susuportahan ko na pagkapangulo, pero hindi ko kinakalaban si Bongbong Marcos. Yeah. Kasi ang hindi dapat personal eh. Because you are being respect by, yung maganda na respeto ka ng taong bayan. Kaya lang, itong mga tao kasi hindi maialis na magduda. Hindi tayo nagko-comment-comment kasi alam mo naman, sa kawawa naman yung tao. Noon ako maka-Duterte, Sir Glenn, after 4 years na nanungkulan, sunod-sunuran na sa bumubulong sa kanya.
sana hindi totoo na may bumubulong-bulong sa kanya, kasi sinabi naman ni President na wala pong makakadikta sa kanya, at saka very firm po talaga kapag mag-decision ng President. Pero sana hindi totoo na ang statement ni President Duterte na ganun. So naku, sabi ni Marlilenyo, Sir Glenn, mahilig yan magpapagulo si Tatay Digong para hindi halata. Pero ang totoo, BBM solid yan dahil sa Madam Sara partner ni DDM. Kung hindi niya gusto si BBM, hindi siya papayag na mag-tandem BBM and Sara. Gugulo ang isipan ng mga tao, pati ang mga ibang partido. Pero hindi maganda eh. Tama yun na, kasi si President Duterte, political strategist yun. Magaling yun sa plano, magaling sa art of war. Pero kung magbigay ka ng statement na ganun, nag-mention siya ng tatay, parang something personal. At sino lang naman po yung ade, kung si Manny Pacquiao, bago lang naman yan sa politika. Wala namang tatay na kandidato yan si Manny Pacquiao. Sino pa ba si Isko Moreno? Diba? Sino pa ba si Ping Lacson? Oh. Nakakalungkot, no? Parang gusto talaga nilang sirain si Bongbong Marcos in favor sa isang politiko. Pero pag nagkataon, mahati ang bayan, balik na naman tayo sa dating sistema ng pamumuno. Oh, di ba? Kasi yung tao nag-ano eh. Sa, di ba? Ako, halimbawa kung suportaran, tama yung sinasabi ni President Duterte. Bahala yung tao. Pero when you insinuate and you're just simply influence, kung totoo na galing sa kanya yung statement na yon from ano, kinu-quote natin, galing sa Panay News, hindi maganda. Kasi you are all the power, you have intelligence, you are all the budgets para masawata itong mga taong sinasabi natin na mga addict or whatsoever. Eh lang, pag ano, parang Marites na eh, di ba?